Hello mga ka-farmers! Andito kami ngayon, kasama ko si Kuya Rony, yung ka-workmate ko. Tuturuan namin kayo kung paano mag-feeds formulation. Pinapakain nyo sa mga like chicken production and piggery production. Sana makatulong ito sa inyo para makasave kayo. Let's start na! Ang unang gagawin namin, ito kanang gagamit kami ng isang bottle ng Yakult. Then mix water. Mix ang Yakult. I-mix lang natin to. I-mix lang natin tong Yakult sa isang galon na tubig. Pagkatapos, molasses. Ito. Molasses. Certain. Yung molasses, ilalagay natin sa empty Yakult. I-mix natin dito sa water kasama yung kanang Yakult kanina. Then, dalawang empty bottle na molasses. I-mix rin natin to. Pagkatapos mamix lahat ito sa galon, mixed well. Gagamit rin tayo ng rice bran. Yung giniling na palay sa mga rice mill may ganito. Pagkatapos mabigas na, may ganito, rice bran o taho pag sa Bisaya. Then, tiki-tiki. Apat na kilo to. Then, kanang kailangan din natin ng commercial, ano, chicks booster to. 1 kilo. Tapos, imimix natin dito sa apat na kilo na rice bran. O tiki-tiki lang. O tiki-tiki. Pagkatapos mamix sa commercial feeds ang tiki-tiki, tahok or rice bran, ilalagay namin tong mix na molasses at Yakult sa water. I-mix na natin ko sa feeds, sa rice bran at chicks booster. Mix. Bran. Kailangan pag mag-mix tayo, hindi dapat yung sobrang basa. Yung kanang kunti lang basa. Para makakain na ang gusto yung mga manok. Thank you.
sobrang basa, hirap makakain yung manok. Dapat ganito lang kabasa yun. Ito. Yun, ang bango-bango. Sarap, sarap kumain yung mga manok. Kainin. Kung marami kayong mga manok sa karang like chicken production, then lahat ito maubos sa isang araw. Pag commercial yung ginagamit nyo, malaking magastos nyo kasi yung isang kilo ng commercial, ano, 47 pesos times 5 dahil 4 na kilo yung rice bran at itong commercial 1 kilo. Then 5 kilos lahat. 47 times 237. Then lahat ito, kung ganito yung magpo-formulation kayo ng page, no, 101 lang yung magagasto nyo sa feeds. Then yung molasses mabibili nyo sa mga nagtitinda ng mga feeds like Pacifica, Agribit, Fortune. Pwede kayong makabili doon. Mura lang yung molasses. Isang galon lang. Marami na kayong magagawa. Hindi madaling maubos. Then ipapakita namin kung magpapakain kami ng manukan kung magustuhan ba nila ng kanang magustuhan ba nila yung kanang page na ginagawa namin ngayon. Ididimo namin yung pagpapakain ng mga manok dito sa farm namin. Sana makatulong kami sa inyo, mga ka-farmers. Salamat sa panonood. Bye-bye. Thank you. Na kami sa mga manuka namin. Magpapakain na kami sa mga sa ginagawa namin nga feeds kanina. Sa formulation feeds nga ginagawa namin kanina, magpapakain kami sa manukan kung gagana ba sila. Tingnan natin. Kamot na kuan sa kuan. Ito na yung feeds na ginagawa namin kanina, yung feeds formulation at yung pinapakain namin sa mga sisiyo. Ito. Nagagana silang kumain. Pwede rin yun sa mga malalaking ano, mga manok. Kasi chicks, kasi chicks booster yung ginawa namin kanina. Pwede rin yung commercial na Integra 1000 para sa mga malalaking manok. Or sa baboy, pwede rin grower 1 kilo or 4 na kilo na rice bran at grower sa mga baboy yun. Yung ginagawa kanina, tulad rin yun sa mga baboy. Yun din yung mga ingredients at iba rin yung commercial dahil sa feeds, grower yung ginagamit sa baboy or starter. Asa naman yung video? Starter yung ginagamit sa mga baboy at grower. 1 kilo na grower at 4 na kilo na rice bran. Ha 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 ha.
pa isa ron. Natuwa isa ron kung bawak ya. Ito na. Ito na yung feeds na ginawa namin kanina, yung feeds formulation ito, yung mga manok oh, gana-ganang kumain. Hasta ako kakain din ako. Ito. Butangi pa nang isa. Yeah. Butangi pa nang isa kan-kana. Keturang nika on keturang ini sa piso. Kayak gini kan.